10 tips para makapagsimula at di malugi ang negosyo. Abundance in your business para ito rin ang ma-attract mo. Maging professional na negosyante. Kadalasan, ang iniisip ng karamihan kapag narinig ang salitang professional ay marami kang pera, malaki ang negosyo mo, malaki ang bahay mo, may kotse ka na, etc. Being professional is applicable to everyone. Kesyo nagsisimula ka pa lang na negosyante o matagal ka na sa pagnenegosyo, you have to act professional at all times. Ilang halimbawa ay ang palaging pagsunod sa oras ng meetings o pagbubukas ng stores, maayos na pakikisalamuha sa mga client o customers, pagsusuot ng malinis at presentable, pagtupad sa mga pangako na sinabi sa mga kliyente, paghandle ng maayos sa mga complaints at marami pang iba. Tandaan mo na ang pagiging professional ay isang attitude at hindi nakabase sa estado ng buhay o ng bulsa. Kung ngayon pa lang na nagsisimula ka ay professional ka na, siguradong lalaki ang negosyo mo at marami kang maa-attract na malalaking kliyente. Itama at ayusin ang legal and tax issues. Bago ka magsimula ng negosyo, kailangan mo na ring aralin kung paano irehistro ang negosyo mo. Hindi naman kailangang maging eksperto kaagad dito pero hindi naman masamang mag-research at magtanong para rin alam mo kung paano ba ito makakaapekto sa negosyo mo. Example, you will have to determine kung ang business mo ba ay mas appropriate sa sole proprietorship, one-person corporation, etc. Always think big and long term kung magne-negosyo ka. Huwag mong gawing dahilan ang, maliit pa lang naman ang negosyo ko, dahil kalaunan ay siguradong kakailanganin mo rin ang mga ito at para rin naman ito sa pagiging lihay timo ng negosyo mo, nang sa ganun ay mas marami ang magtiwala at tumantilik sa serbisyo o produkto mo. Magkaroon at magpalago ng cash reserves. Ang paglikom ng pondo ay dapat kasama sa mga priorities mo kung ikaw ay magsisimula ng negosyo dahil dito nakasalalay ang paglago o pagkalugi ng negosyo mo. Maaaring isang araw ay kumikita ka at marami kang sales, pero sa mga susunod na araw naman ay totally wala kang kikitain kaya mahalaga na mag-ipon ka hanggang sa abot ng makakaya mo. Sundin palagi ang tamang formula sa pag-iipon which is income savings katumbas expenses. Karamihan kasi sa mga nagnenegosyo, kumita lang ng kaunti ay todo gastos na at kung ano-ano na ang bibilhin imbis na ipunan ito para sa negosyo. Kung ganito ang iyong sistema at mindset, hindi lalago at magtatagal ang negosyo mo. Maaari ka ring maghanap ng investors o lenders as early as possible, at huwag antaying magkanda baon-baon ka pa sa utang bago mo ito lahat gawin. Sa summary, ito ang 10 tips sa pagsisimula ng negosyo. Magsimula sa iyong passion. Panatilihin ang iyong source of income. Matuto sa ibang nasa market. Humingi ng tulong sa iba. Magsulat ng business plan. Mag-research. Iwasang peralin ang emosyon. Maging professional na negosyante. Itama at ayusin ang legal and tax issues. Magkaroon at magpalago ng cash reserves.